ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hello guys, good evening. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa 100 Days to Heaven. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ayaw na sanang bumalik pa ni Sofia doon sa toy company dahil nga sinabi ng kanyang ama na hindi na daw siya babalik sa toy company. Ngunit, sinabi naman ni Anna dito na babalik siya para kay Mang Carding dahil tutulungan pa daw nila itong ma-promote. So, ito namang si Andres ay kinausap ni Anna tungkol kay Sofia dahil nga parang hindi niya sinusuportahan si Sofia sa kanyang gusto sa buhay or mga pangarap sa buhay. So, dapat susuportahan na lang sana niya yung gusto ni Sofia para maahon sila sa kahirapan at para maging masaya si Sofia sa kanyang gusto, hindi dahil gusto ng kanyang ama. So, ayun na nga at nakatatak sa isip ni Mang Andres na about sa mga sinasabi ni Anna. So, yun na nga at pumasok na sila sa toy company para nga yung purpose nila is tulungan muna si Mang Carding dito. So, nag-meeting yung mga board doon sa toy company and then pumasok itong si Sofia and then pinush siya ni Anna dito para nga masabi na niya kung ano yung pakay niya doon sa loob kay Bobby. So, yun na nga at in-interrupt niya yung meeting ng mga board dahil nga sa kanyang gustong sabihin na about kay Mang Andres, kay Mang Carding. Dahil nga si Mang Carding ay 30 years nang nanilbihan doon sa toy company as a janitor and then dapat bigyan din daw ng halaga itong si Mang Andres dahil magaling daw ito sa trabaho, sa kanyang trabaho sa pagiging janitor and then dapat itong si Mang Carding ay mapropromote na sana ito kung hindi nawala itong si Anna. So sinabi niya lahat yon. Tapos, yun na nga at parang na-convince na nakinig naman yung board sa kanya. At parang na-convince naman niya ang lahat. So, pinuntahan nila si Mang Carding para i-congratulate dahil na-promote na ito. So, buti na lang at nakinig naman itong si Bobby kay Sofia kahit sa mga ilang sandali na lang sa kanyang ilalagay doon sa toy company, si Mang Carding ay nakamit pa din niya yung kanyang promotion na sana ay na-promote na sana siya kung buhay pa itong si Madam Anna. So, ang mission nila ay na-accomplish na ni Sofia. So, yun na nga at nagpasalamat si Mang Carding dito dahil kinausap pala daw niya itong si Bobby para makonvince siya na i-promote siya dito at bigyan naman siya ng halaga kahit janitor lang. So, yun na nga. At masaya naman ang dalawa. Pero itong si Sofia ay dahil nga na-accomplish na nila ang mission nila na tulungan si Mang Carding ay umuwi ito tapos nakita ito ni Bart. So, hindi na napigilan ni Bart. Meron pa sana sasabihin si Bart. Makipag-peace na si Bart dito kay Sofia. Ngunit umalis na si Sofia. Hindi na siya nagpapigil ni Anna. At umuwi siya doon sa kanila. At kinausap niya yung kanyang ama na wala daw higit sa mga importante daw na bagay. Kundi ang kanyang ama daw. Dahil... kung ano man daw yung makapagpasaya sa kanyang ama ay tinutupad niya kaya aalis na daw siya sa toy company. So marami pa siyang sinasabi dito kay sa kanyang ama na si Mang Andres. Tapos yun na nga at mag-resign na daw siya sa toy company dahil para hindi daw sila makatampuhan ng kanyang ama na si Andres. Pero si Andres ay yun na nga, na-realize niya yung sinasabi ni Anna sa kanya na hindi dapat hadlangan kung ano man ang gusto ng kanyang anak.
yung mga pangarap niya. Dahil noon pa ay hinadlangan na daw niya yung pangarap ni Sofia at ngayon ay hindi na daw niya hayaan na hadlangan pa niya yung kanyang pangarap. So kung ano ang gusto ni Sofia ay susuportahan na daw siya. So ayun na, at masayang pamilya na naman sila dito dahil nagyakapan sila, at si Ana naman ay parang malungkot. Malungkot dahil malungkot siya dahil siguro hindi niya na-experience ang ganun kasayang pamilya. So yun na nga, at nag-duty na siya kahapon dahil meron pa silang mission ni Sofia at hindi na nga siya mag-resign. Hindi na siya mag-resign dito dahil pinahintulutan na siya ng kanyang ama. Tapos yun na nga, at yung next mission nila ay yung babae na sinisanti niya. So para makita nila ay tingnan nila sa kanilang ano tawag doon, parang yearbook. So nakita nila yung pangalan ng babae na sinisanti ni Ana noong buhay pa siya. So ang solusyon doon para makita nila ay puntahan daw sa address na iyon. So ito namang si Bart, balik muna tayo kina Bart, ay hindi pa naka-decide itong kanyang kapatid na si Honey na magpakita sa kanyang kapatid na si Bobby. So magagawa pa daw siya ng speech para sa kanyang Kuya Bobby kung ano yung kanyang mga excuses bakit hindi pa siya nakipagkita sa kanyang kapatid, dahil nga ayaw niya na magtrabaho doon sa kay Bobby, nakasama siya. Ayaw niya na magpa-utos-utos sa kanyang kapatid or susunod sa kanyang kapatid kagaya na ginawa niya kay Bart dito. So yun na nga, hindi pa siya handa magkipagkita kay Bobby dito. At ito naman si Miranda ay nagpa-research kung saan si, ito palang pina-research ni Miranda ay itong kapatid pala ni Bobby na si Honey. At gusto niyang tulungan itong si Bobby para makita itong si Honey dahil ayaw nga nila Bart na sabihin kung saan itong kapatid niya. So, abangan natin sa Monday, guys, ang susunod na kabanata. And that's all, guys. Thank you.